Weekend na bukas, pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin ang desisyon kung pwede ba o bawal ang mga bata sa mall sa Metro Manila. Habang wala pa yan, may payo po ang DOH. Nasa frontline ng balitang yan, si Greg Gregorio. Alara kasi kung saan-saan. Para kay Pangulong Duterte, dapat maglabas ng ordinansa ang mga lokal na pamahalaan para ipagbawal ang pagpunta sa pampublikong lugar ng mga batang edad 11 pababa. Ang Metro Manila Council, suportado ang mobility restriction, pero ipinauubaya sa IATF ang paggawa ng guidelines. It is the unified stand of the local chief executives of Metro Manila that in the interest of consistency in policy setting, the IATF is the best position to decide on the mobility restrictions on minors, considering that it has the necessary scientific and empirical data. Kailangan pa raw ng sapat na pag-aaral at konsultasyon sa mga eksperto. Nag-trigger nito ay ang kaso nitong bata na 2 years old. Saan ba talaga nahawa yung bata? Chinek din na after 2 weeks of alert level 2, ang mga kaso laban sa minors ay hindi naman tumaas, halos pareho lang. Dapat yung ganito ka-importante, kailangan natin ng mas malaking empirical study at of course, yung mga views ng ating mga doktor at mga sa siyensya ay mga magagaling. Hindi pwedeng bigla-biglain ito. Pero una nang iginiit ang Department of Health, hindi dapat kasama ang mall sa mga pwedeng puntahan ng mga bata sa ilalim ng lower alert levels. Kaya raw sila pinayagang makalabas ay para makapag-ehersisyo, makipag-ugnayan sa mga kapwa bata at makakuha ng bitamina mula sa sikat ng araw. Going to the malls, going to crowded areas, sana po i-avoid muna yan ang ating mga magulang na dadali ng kabataan dyan dahil napakataas pa rin po ng tsansa na maaaring magkasakit ang ating mga kabataan. Habang naghihintay sa desisyon ng IATF, status quo muna sa ngayon. Ibig sabihin, pwede pa ang mga bata sa mall. Pero kung si Marikina Mayor Marcy Teodoro ang tatanungin, children of those ages ay dapat nasa bahay pa at nasa pangangalaga pa ng mga magulang. Hindi naman sang-ayon si Quezon City Joy Belmonte na i-lockdown sa bahay ang mga bata. Kasi sa tingin ko, bakit paparusahan natin ang mga bata na matagal na naka-lockdown at ayon sa mga datos ay nakakaapekto na sa kanilang mental health, no? And mental health is just as important as physical health. Kailangan lang daw maging stricto sa pagpapatupad ng health protocols. Nagbabalita mula sa frontline, Greg Gregorio, News 5.